Hi guys! Welcome to my channel, Ian Bahan Vlogs. And for today's video, magre-review tayo ng Nintendo Switch Lite after 8 months ko siyang nabili. Bakit nga ba Nintendo Switch Lite yung pinili ko? So bago yun, introduction muna. Ang Nintendo Switch Lite ay na-release noong 2019. So, noong time na yun, nirelease siya ng merong apat na kulay. So, ito, blue, meron din siyang yellow, meron din siyang coral red, at gray. Balik tayo dun sa tanong, bakit nga ba Switch Lite yung pinili ko? Meron akong apat na criteria para dyan. So, yung number one is yung price, yung mga games or yung mga laro niya, portability, at saka at the same time, yung gaming experience. So, yun. So, number one is yung para sa games. Currently, meron akong 6 na games dito ngayon. And, majority ng mga laro ko is Pokemon. So, meron ako ngayong Pokemon Sword at saka Pokemon Arceus. By the way, Pokemon Sword pa lang yung natatapos ko. Kahit gusto ko nang simulan to kasi gusto ko sana makolekta ko muna lahat ng Pokemon dito sa Pokemon Sword bago ko simulan to. Next is yung price. So, currently, Nintendo Switch Lite talaga yung pinakamura sa lahat ng variants ng Nintendo Switch na available ngayon sa market. So, hindi kagaya ng mga kuya niya na nagko-cost around 18K to 20K at mas mataas pa if OLED yung variant na bibilin mo. So, para sa akin, mas suitable kasi sa akin yung Lite since hindi ko naman masyadong need yung sharing na games. At saka most of the time, adventure games lang din naman yung mga pinipili ko at yung mga gusto ko. Pangatlo is yung gaming experience. So, sa gaming experience, hindi naman ako masyadong nag-expect ng masyadong magandang graphics since hindi naman talaga ako gamer talaga. Ang gusto ko lang naman is malaro yung mga gusto ko like itong Pokemon at saka itong Super Mario Odyssey. Ito yung so far na nagugustuhan ko. Pero meron din ako mga adventure games kagaya ng Hollow Knight, Ori, at saka Little Nightmares. So sa gaming experience, okay na okay siya. Hindi rin naman nga ako, yun, kagaya ng sabi ko kanina, hindi ako nag-expect ng masyadong magandang graphics kasi yung mga pinipili ko rin namang games is hindi naman nagre-require ng ganun kataas na graphics. Maliban na lang siguro dito sa Little Nightmares kasi medyo madilim yung setup niya. Pang-apat is yung portability. Since yung lahat naman ng consoles ng Nintendo Switch is portable since maliit lang siya, pero sa apat kasi, I mean, sa mga variants niya, Nintendo Switch Lite lang kasi yung pinakamaliit at ang pinakamagaan. Hindi rin siya detachable, kaya hindi ako masyadong nag-iisip kung matatanggal ba siya kapag daladala ko siya sa biyahe or hindi. So, kung pag-uusapan naman natin siya kung kumusta siya after 8 months, hanggang ngayon, okay na okay pa rin siya. Actually, hindi ko nga ginagamit yung case na to eh kasi mas maganda siyang laruin kapag mas manipis lang. Smooth pa rin siya after 8 months. Tingin ko hindi rin naman siya agad-agad maluluma kasi hanggang ngayon may mga bagong games pa rin na nire-release si Nintendo Switch Lite at sa lahat ng mga Nintendo variants niya. Masasabi ko lang, tingin ko aabot pa to sa akin ng 1 year or more than a year kung maingat ka lang sa paggamit nito. Pero, yun, masasabi ko, sa paggamit ko sa kanya ng 8 months is wala akong complaints. Okay na okay pa siya. By the way, yung mga kulay na to, binili ko sa Lazada as accessories niya para hindi naman masyadong madumihan yung joystick niya. So, yun. So, conclusion, nakadepende talaga sa'yo kung paano mo gagamitin yung Nintendo Switch mo. So, para sa akin kasi, since hindi naman ako mahilig mag-share ng games and most of
genres ng mga nilalaro ko dito sa games ko is adventure games, hindi ko kakailangan yung detachable controls ni Nintendo Switch. Yun na nga, at the same time, yung goal ko lang naman is yung malaro yung mga gusto kong games. Kaya, suwak na ako dito sa Nintendo Switch Lite ko. So, that's it for today's video, guys. Kung nagustuhan nyo yung review ko dito sa channel about Nintendo Switch Lite after 8 months ko siyang nabili, please support me by hitting the like button, pag-subscribe dito sa channel ko, and also kung gusto nyo, paki-hit na rin yung notification bell para hindi nyo ma-miss out yung mga susunod kong uploads or mga contents na darating pa sa mga susunod na araw. So that's it for today's video. Thank you very much. Bye-bye!